Yun, mga kabiyaya, mga kakwela, mga kadaber cads, yan, pinagpapawisan pa tayo. Eto, may mainit na ano, na balita ngayon, grabe. Diba nung nakaraan, ang usap-usapan ay kakasuhan daw ng mga halusos ang mga vlogger, no? Yung mga vlogger na kumakampi sa TBJ. Unang-una na po si Nanay Christy Permin, no? So ngayon, may bago. Oo. Siguro dito mukhang kakabahan na talaga yung mga halusos, no, sa magaganap na to. So matatandaan nga po, mga kabiyaya, nung mga nakaraang upload ni Nanay Christy Permin ay tinalakay nila doon yung kuno-kuno or yung balibalita na ang Halusos Brothers nga po daw or ang tape INC ay kakasuhan ng mga vlogger or kakasuhan si Nanay Christy Permin. At sinabi nga ni Nanay Christy Permin ay kung magkakaso sila ay ang dami nilang sasagasaan ng vlogger. So tsaka na natin yung pag-usapan kasi may mga iba tayong komento about dyan sa kaso-kaso ng halusos sa mga vlogger. So ngayon, eto na. No. Eto, ano lang po, kaka-post lang po, 1 hour ago. O, bagong-bagong post lang po ng News 5, no, na ang TBJ, no, na ang TBJ, ay, hindi, mas maganda, basahin na natin, no. Dito sa post na to, pinasagot ng branch 273 ng Marikina Region Trial Court ang Television and Production Exponent Tape INC at ang GMA Network INC ukol sa copyright, no, at unfair competition complaint na inihain nila Jenny Ferrer, Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon ukol sa right ng pamagat ng Itbulaga. Ay, grabe. So eto, may kita nyo dyan sa screen yung mga papeles na nagain na sila ng ano, ng kaso. So grabe, no? Oh, so wala na tayong ibang mabasa, so ipapakita ko na lang yung mga picture diyan. So may papakinggan tayo na video para mas para mas magets natin kasi itong vlogger na to, isa din to sa mga vlogger na magaling magpaliwanag or mag-explain ng mga updates sa TBJ, no. So wait lang at panoorin natin. So ito na, mga kabiyaya, pakinggan natin. Please subscribe, Model of Maynila. Dito sa tape ay dadali na po sa korte. May aabot na po sa demandahan. So, report po ng News 5 ngayon lang na pinapasagot ng Branch 273 ng Marikina Regional Trial Court ang tape at ang GMA Network tungkol sa copyright infringement at unfair competition complaint na inihain ang Tito Vic and Joey at ni Miss Jenny Ferre, yung pong head writer ng Tito Vic and Joey. Okay? Ukol sa rights ng pamagat ng Itbulaga. O, may 30 araw ang mga defendant sa pagkomento. Okay, so ito po, ito. For copyright infringement and unfair competition under Republic Act 8293 and Intellectual Property Code of the Philippines, with application for issuance of writ of preliminary injunction. So, dalawa yung kinasuhan. Yung tape tsaka yung GMA. Medyo nakakagulat din. Hindi ko din inaasahan na makakasama po yung pong GMA dito po sa mga kakasuhan ng Tito Vic and Joey. Explain po natin mamaya sa pagkakaintindi ko sa mga nangyayari. Basahin lang natin. You are hereby required within 30 days after service of summons to file with this court yun po kanilang sagot regarding po dun sa matinding labanan to rights case na ito, written by Eunice Besnar, court stenographer. Tapos ito po ay pina-receive July 12, okay, sa tape. So ang nag-receive sa tape ay yung kanilang corporate legal officer, at sa GMA ang nag-receive yung kanilang
message center staff. Grabe. Okay, so ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, tingin ko gustong ipatigil ng Tito Vic and Joey yung pong paggamit ng itbunaga ng tape sa kanilang noontime show. So tingnan nyo yung TVG, umiwas sila na gamitin yung itbunaga. EAT yung kanilang ginamit, which is malayong-malayo sa itbunaga. Para sila po ang makapag-demanda. Tama. Kasi pag itbunaga ginamit nila, demanda din sila pabalik eh. So EAT ginamit nila, tapos dinemanda nila yung pong tape. Wala kayong karapatan gamitin yung itbunaga, itigil nyo yan. Kung hindi, tutuloy namin tong demanda, hihingi kami ng damages sa inyo. Okay, at dahil kasama si Jennifer eh, mukhang ibig sabihin, pati po yung mga portions ng show, yung mga Lord of the Rings, yung mga Pinoy Henyo na yan, yung pong mga ginaya daw nitong sa tape, pati po yan ay kasama sa mga parte ng demanda na hinahabol po at pinapatigil nitong Tito Vic and Joey. Nagtataka lang ako ba't sa Marikina? Ano kaya ang meron sa... Ba't kaya sa Marikina final yung case? Hindi naman doon yung Antipolo naman yung studio, tapos Quezon City yung mga opisina nila. Pero sa Marikina po, doon po magkikita-kita, doon po magpa-file ng kanilang sagot, ito pong tape, tungkol po dito. Ano ang goal kaya dito ng Tito Vic and Joey? So putulin ko na, no? Putulin ko na kasi syempre, bagong upload lang din yan ni model. Ganito, no? Ito na yung matagal nating inaantay na magkaso ang TBJ sa tape, no? Pero hindi natin nakalain ito, malaking pasabog to na pati pala ang GMA ay madadamay. Kasi tutuusin eh, alam niyo kung bakit madadamay ang GMA dito? Kasi parang tinotolerate nila yung ginagawa ng ano ng tape, no? Na dapat sila yung unang magsaway, sila yung unang sumita sa ginagawa ng ano ng tape. Kasi sa totoosin lang mga cadaver cats, dapat sila talaga yung unang sumita. Puro unang magpayo sa tape na huwag nyo nang gawin niyang gamitin niyang title ng itbulaga. Kasi nga, alam naman natin na ang tape is, sabihin na natin sa mga madaling paliwanag is nangungupahan lang sa GMA, di ba? So, bilang ikaw ang landlady, no? Iyan na lang natin sa paupaan para mas maintindihan ng iba. Bilang ikaw ang landlady, no? Edi ikaw ang magsaway sa mga tao, mga nangungupahan sa iyo na oy, bawal 'yan. Oo, kasi copyright talaga 'yan at hindi niyo dapat talaga gamitin 'yan kasi hindi naman kayo yung mga original. Pati yung mga games, no? Pati yung mga games ay pinagbawalan na rin. Kasi totoosin naman eh, kahit palitan mo ng title, ganun pa rin yan eh. Oo. Yung katulad nung Pinoy Henyo, pinalitan lang ng title, dinagdagan lang ng konting, ano, ng konting mga palamuti. Dinagdagan lang ng konting palamuti ng tape, ng generic na itbulaga para maging iba. Pero yung totoo eh, Pinoy Henyo pa rin yun. Oo, pati yung one for all for one, no? Eh totoosin yung G sa Gedli halos parehas lang, 'di ba? Kaya nararapat lang talaga. Alam niyo na sobrang ano talaga, sobrang bilib ako sa TV, sobrang talino nila. Tumahimik sila at paano talaga yung ano, yung pala gumagalaw pala talaga sila para mabawi or mapatigil na ang paggamit ng itbulaga, no? Para hindi na magamit ng fake bulaga or ng tape INC. Ewan ko ba ito, diba? Matagal na natin ito sinasabi na itigil na nila or ibalik na nila yung titulong itbulaga sa TBJ. Pero hindi, ayaw pa rin talaga nila makinig hanggang sa dumating na nga ito, no? Na maaari na silang kasuhan kapag tinuloy-tuloy pa nilang gamitin ang itbulaga or title ng itbulaga. So ngayon, kung mapapansin natin, mga cadaver cats, eh, yung salitang cadaver cats ay hindi na rin ho naririnig sa mga host. Lalo-lalo na kaila Isku Moreno, kaila Paolo Contis, kaila Bubi Villar, at kung sino pa pong mga host ng Fake Bulaga. So hindi na rin natin naririnig sa kanila. Siguro nakatunog na rin sila nito. O baka siguro na naiisip na rin nila na
na yun nga na hindi talaga din nila pwedeng gamitin yung mga salitang Dabercad sa Bulaga, no. So yun din at napakagaling din ng TBJ, no. Maraming nag-suggest sa atin na Itbulaga pa rin ang maging title ng show nila sa TV5, pero mali pala yun. So, kaya pala naging EAT is dahil kapag kinasuhan nga naman nila yung Itbulaga or yung Fakebulaga ng copyright claim, ng copyright dahil nga sa title ng Itbulaga, is magbabalik nga lang din sa kanila yun. So pwede rin silang makasuhan. No, kasi wala na sila din sa ano eh, sa tipe o ralan sila sa GMA, no. So napakagaling ng ginawang strategy ng TBJ, no. So alayo naman na talaga sa Itbulaga, no, yung title nila ngayon, kahit na yung una is It, no. So yung ngayon iba na, EAT na. Oo. So di na, ito lang ang pinagtataka ko. Kung halimbawa man na hindi nagamitin ng TBJ ang ano, ang ay hindi nagamitin ng tape ang Itbulaga at gagamitin na ng TBJ, pwede kaya yun? Yan lang iniisip ko ngayon. Or baka ito para sa akin, hula ko lang, baka hindi na rin pwede, hindi na rin magagamit ng TBJ ang Itbulaga. O kasi pwede rin silang makasuhan. So ibabalik lang nila doon. Depende na lang kapag siguro kapag nag-demand ang TBJ or pasensya na kayo, medyo maingay kasi umuulan ngayon, no. Nagmadali lang. Inano ko lang talaga tong video para malaman niyo nang gusto, no. Siguro mag-aano rin po ang TBJ na para magamit na talaga nila yung Itbulaga na title. No. So yun, abangan natin 'yan, mga kadabercats, mga kabiyaya. No. So napakaganda na alam nyo, ako natutuwa ako ng gusto kasi syempre yung pinagpapaguran namin dito na yung pinaglalaban namin dito na makuha ng TBJ yung title ng Itbulaga ay unti-unti na hong nangyayari, diba? Tayo nga kasi tutusin, pagkakaalam ko hindi naman talaga gagawin dapat tong kasong-kaso na to ng TBJ kung hindi talaga naging garapal ang Tape INC. Kasi di ba, mapapansin nyo, magsi-celebrate sila ng 44 years anniversary nang wala naman ng TBJ. So malaking kabastusan, malaking insulto sa TBJ. And siguro kaya din nila naisip na magkaso na lang tayo para ano, para matigil, para tumigil na to. So yung video pala, excuse me, so yung video pala ni Inehenyo Master, no, na itigil na, so yun na pala yung warning sa kanila. Kung mapapansin nyo, warning na pala yun. Oo, kaso hindi sila nakinig. So yun, mga kabiyahan, mga kadabercats, maraming salamat, no. So umaasa pa rin tayo ngayon na mabawi ng Tito Vic and Joey yung titulong Itbulaga at sana mabalik na talaga sa kanila at sana wala nang mangyaring anomalya para tuloy-tuloy na yung saya, no. Ayun naman din talaga kami dito, mga vlogger, yun naman yung pinaglalaban namin eh, na may balik sa TBJ yung pangalang Itbulaga kasi yun na yung nakasanayan namin eh. Ang sakit kasi sa pakaramdam, sa pakiramdam na magsalita ka ng Itbulaga, oh. Katulad niyan, yung napapanood natin, Fakebulaga, tapos hindi naman Tito Vic and Joey, nakakawalang gana. No, nakakawalang gana, mga kabiyaya. So yun, maraming salamat sa panonood at please like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at pakipollow na rin ang aking mga kaibigan na sila Real Talk Chicago, si Chris Ulo at si X-Crew. At syempre, damay nyo na rin si Model of Manila na ginamit natin yung video niya para mas maganda yung pag-explain at maipaintindi ko sa inyo yung ano, yung update natin ngayon about dito sa issue ng Itbulaga at Tape INC. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. Bye-bye.